Hello, Kuwaitian Philippines. Hello, Middle East. And hello, world. And so, I'm Miss Rachel again from ICAC Kuwait. At kasama ko ngayon yung isang students po namin na nakapagtapos na dito sa Office Management course. Ayan. So, ma'am, pakilala mo po yung sarili mo sa mga viewers po natin. Hi, everyone. Especially to all Filipinos here in Kuwait. I'm Miss Ruby. I was graduated in office management course here at ICSA, Kuwait. Yes. And I'm 30 years old and recently working as a domestic helper. Yes. Ilang taon ka na nagtatrabaho dito sa Kuwait, ma'am? Almost 6 years. 6 years na. Yes. Yan. So matagal-tagal na rin pala, no? So, yes, ma'am. Paano mo, ma'am, naisipan na mag-enroll sa office management course po? Through the Facebook page of the ICSA, I see the Facebook page of ICSA Kuwait. So maybe the first time I've seen it maybe at the year 2019 at the pandemic time. But at that time I didn't decide to enroll in this school. Maybe this year. Through Miss Rachel, I was enrolled here. Yan, oo. Kasi ako yung nakakausap mo before nung nag-inquire ka dito. Ayan. So, ngayon ma'am, tapos ka na sa office management course mo. Ano man yung natutunan niyo po dito sa course na to po? So, I've learned a lot in this office management course. First, secretarial procedures, office etiquette, and customer services, dealing with complaints, and business correspondence, telephonic techniques, and meeting arrangements, filing system and record management, travel arrangement, job interview, workshops, communication skills, leadership skills, and personality development, and of course, business proposal and presentation. Yes, ayan. Kasi dito sa office management, yun yung pre-prepare ng instructor ninyo na magkaroon kayo ng skills, especially sa managerial skills and supervisory skills. So, yung pinaka-importante dito is natutunan mo kung paano maggumawa ng business presentation, which is yun yung talaga yung task na isang manager po, no? Manager or supervisor, gagawa ng mga business proposal, business presentation, and of course, dito sa office management, dinidevelop yung personality mo. Yes. Kumbaga, kung before mahiyain ka, dito, magkakaroon ka ng confidence sa sarili mo na, alam mo yun, masasabi mo sa sarili mo na kaya mo na. Oh, di ba? Yes, so, yes. Binibuild up yung confidence mo sa sarili and of course, yung communication skills mo, yung sa pakipag-deal mo sa clients, paano mo ba siya i-handle? Siyempre, minsan kasi sa sales, no? Pag tayo ay nagtatrabaho sa sales, meron talagang mga customers na aggressive, meron din mga yung normal polite lang, yung polite lang. So, dito tuturuan ka kung paano mo siya siyempre meron naman yung mga bad days tayo, good days. So, sa customers natin, hindi natin maiiwasan na minsan merong alam yung mga super aggressive talaga nila mag sabi nga ni ma'am, customers always right. Yes. How to handle them, give them a proper paano mo siya i-handle in proper way yung sa customer service mo. Yeah. So dito sa office management is matutunan niyo yan, yung sa customer service, di ba? So kasi kahit saan tayo mag-work, no, nandiyan talaga yung customer natin. Yes. Mag-aano talaga siya sa even though sa everyday natin ma-apply po natin yan sa everyday life natin. Yes. Paano ba tayo makipag-communicate sa kapwa natin? Yes. So ma-apply mo yan sa everyday life mo. So yun, kasi hindi natin kailangan na alam mo yung magiging maging matapang or ano bang term doon na mas maganda? Kailangan natin magiging humble always. Di ba? So, yun, matutunan po natin dito yan sa office management course. And of course, matutunan natin kung paano magumawa ng business business correspondence, di ba? Emails. Sa emails, yan. So, paano mo siya i-email yung customer mo or yung client mo. So, kung ikaw is naglo-look forward ng course na makakatulong na i-enhance
Yung skills mo, lalo na kung ikaw is nagtatrabaho bilang isang admin staff or manager, kasulo ko yung manager ngayon, manager, or supervisor, or kahit anong mang position sa office work, at kailangan mong i-enhance yung skills mo sa dito sa office management, ito yung course na para sa inyo. Ayan. So, yun yung matutunan nyo po dito sa ating office management course. And of course, the best you will learn here is the how to make a business proposal and presentation. Yes. Oh, yun kasi... If you want to build or you want to... maybe you're planning to have a business. Yes. Yes, you can use it for the future. Yes, exactly. Yun. Oh, magagamit mo siya kasi dito... Parang gumagawa ka ng draft kung paano mo ba gagawin yung paano mo ba i-handle yung business mo or kung sa company man, 'di ba? So gagawa ka ng business presentation mo. Gagawa ka ng sarili mong draft kung paano mo siya i-present doon sa mga clients mo or kaya ay sa mga bosses, stakeholders, mga bosses ng company. Yes. Ayan. So yun yung pinaka-importante dito kasi kumbaga sa 4 months na training course mo ang dami mong matutunan. Yes. Oo, mag-build up talaga siya sa personality mo. Yun. So, dito sa office management course, no, it is 4 months lang siya at once a week lang yung klase. So, yun ma'am, paano mo siya na-handle yung pag-aaral mo at saka yung pagtatrabaho? Kasi syempre, nasa sa loob ka ng bahay nagtatrabaho. So, paano mo siya na-handle yung pag-aaral mo? The number one may be time management. If you know how to manage your time, maybe you can finish this course. Yes. Because working in the house, not easy. Because of course, you don't have free time like this. Yes, kasi every time na makikita ka, tatawagin ka, o utusan ka. So, yun, hindi talaga siya ganun kadali. So, kailangan mo lang talaga ng time management. Yun, dito sa office management, of course, yes, matutunan nyo yan kung paano nyo ba i-handle yung time nyo. Yes, paano nyo ba i-manage yung time nyo. So, isa din yung skills, di ba? Kasi hindi, alam nyo, hindi biro yung pag magta-time ka ng, ay magmamanage ka ng time mo. Hindi siya biro. Isang skills din yun. Yeah. Skills na pwede mong matutunan dito sa office management. Yun na sabi nila na yung time hindi mag-manage sa atin. Tayo yung magmamanage ng time. At saka, lagi nating i-value yung time kasi sabi nga nila, time is gold. So, yun kung napanood mo man or napanood nyo man tong video na ito. So, ito na siguro yung sign din na para naman i-improve, i-enhance din ninyo yung inyong skills sa office, office management. Ayan. Yes. So, yun. Ma'am, ano yung ano mo? Ano yung nabago sa'yo ngayon na yun tapos ka na sa course? May ano ba yung impact sa'yo ng course na to? Of course, the impact of this course, like, I want to change my job, want to change my career, like this. Like, give me a motivation. Yes. So, nagbigay siya sa'yo ng motivation na para mag-look forward ng mas magandang trabaho with, kasi dito, pag maganda yung, alam mo yung pag na, nakapagtrabaho ka din sa magandang position. Ayan, so mas maganda din yung income po natin. Yes. I mean yung sa salary natin. Hindi man ibig sabihin na mapangit yung trabaho na sa loob ng bahay, pero mas maganda kapag mayroong kang future goals ganon. Yes. Oh, kasi iba pa rin kung alam mo yung gusto ng puso mo na trabaho mo. Yes. Kasi sabi nga nila, mas maganda daw na magtrabaho na bukal sa loob mo or you have to love your work para hindi mo siya maisip na everyday ka nagtatrabaho. Parang napapagod ka. If you love your work, you don't feel tired. Hindi ka mapapagod. Yes. So, kailangan mo talaga na pumili ng work na desire ng heart mo. Diba? So, yun. Ano naman yung magiging message mo, ma'am, sa lahat ng mga kababayan po natin na ayan, makakapanood or nanonood ngayon sa live na ito? To all my kabayans or OFW here in Kuwait, all over the world, always grab the opportunities that is coming in your life. Because they said short is life. Life is short, so there's every opportunity come in our life, always grab it. Yes, ayan. And i-add ko lang din na mas maganda na magiging tayo, no? Lagi tayong ready tayo na i-grab yung opportunity na darating sa atin. So, kailangan natin i-equip talaga yung sarili natin. Kasi, alam nyo, yung pagkatrabaho natin dito sa ibang bansa, hindi naman tayo kasi magiging forever dito, yes. Diba? So, at least, kung halimbawa, uuwi man tayo ng Pilipinas, meron tayong knowledge and skills na magagamit pag tayo mag-apply ng trabaho or kaya ay mag-open ng business. Yes. Diba? So, yun, hindi naman po huli yung lahat. Kailangan lang po natin simulan yung mga pangarap natin. Yes. And
kailangan natin magiging focus sa goal natin. Yes. Kasi kung hindi tayo magiging focus sa goal natin, hindi natin siya ma-achieve and, with indefinite time na gusto natin. Of course, I will add for the word procrastination. Like, you will always tell, later I make, or after 1 month, after 1 year. Yes, oh, if you want, if you feel, or what your instinct, do it now. Like, yes, tama ka talaga dyan, ma'am. Kasi minsan sasabihin natin, next month na lang ako mag-enroll, next year na lang ako mag-enroll. Alam mo yun, araw-araw, dumadaan na yung next month, dadaan din yung next year, pero nandito pa rin tayo, nagsasabing next year na lang. So, naubos na yung next year, wala pa rin. Oo, so mas maganda talaga na kung ano naman yung goal mo talaga, kailangan mo siyang simulan talaga within that time na naisipan mo yun. Kasi, mas maganda yun na, yung alam mo yung nagsimula ka na, kahit paunti-unti, padahan-dahan, at least sinimulan mo, magiging consistent ka lang sa pangarap mo, wag mo siyang hanggang bukas-bukas na lang, di ba? So, kailangan talaga natin siyang simulan, pag naisip mo siya, yung plano mo, hindi lang tayo hanggang plano lang, kailangan talaga natin ng action para ma-achieve natin yung goal natin. Yes. So, yun lang, magiging focus tayo, magiging consistent tayo sa goal natin, at the end of the day, ma-achieve mo talaga yun kung ano yung gusto mong ma-achieve. You will be grateful. Yes. Magiging grateful ka talaga. Pasasalamatan mo yung sarili mo na nag-decide ka, na nag-enroll ka nung time na yun. Yes. Katulad sa'yo, di ba, nung time na nag-uusap pa lang tayo. Ilang beses ako nag-inquire, mga tatlong beses, na sabi ko, sige na lang, sunod na lang. Pero at yung na-message ko na si Ma'am Rachel yun, sabi ko, okay na to, ito na talaga. So, ngayon nagiging thankful ka, naging grateful ka sa sarili mo kasi nung time na yun nag-decide ka na mag-enroll. So ngayon, tapos ka na. So kung yung iniisip mo na next year, di ba, kung sinimulan mo siya, hindi mo siya matatapos ngayon, di ba? So yun, sobrang proud kami sa'yo na hindi ka sumuko na abutin yung mga goals mo. Ayan, so yun, in behalf of ICC, yun ang masasabi ko talaga sa'yo na sobrang proud kami. And thank you. And of course, I will, I'm too much grateful for this institution, Iksa Kuwait, for Ms. Rachel, and of course, for my instructor, Ma'am Aisha. I learned a lot from you, ma'am. And then, of course, our CEO, Mr. Farouk Muhammad. Yes, ayan. So, yun. Thank you so much, ma'am, sa pagpa-unlock and pag-share ng inyong kwento dito sa ating kwentong ICAC. Ayan. So, maraming salamat and congratulations uli. Ayan. So, natapos mo na yung office management course mo. Ayan. So, ayan. So, maraming salamat po sa inyong panonood. Ako po muli si Ms. Rachel and kasama ko si Ma'am Ruby. Ayan. So, ang nagsasabing, ICAC, your partner in success. Sama.